Yon, hello mga lords. So, we're back for another video. Ito, medyo na tayo, medyo excited tayo for this video kasi meron tayo mamaya ipapakita sa inyo. So, meron tayo natanggap na blessing mga lords. So, yun, papakita ko mamaya yun. So, dito muna tayo sa Daily Bounty Board. So, meron tayong dagdag dito na ayuda mga lords. 12,500 na yung AXS natin. So, nadagdagan, may extra rice tayo makukuha dyan. So, 2,500 yung dinagdag na AXS and yung total natin na nakuha ngayon as of day 2. Day 2 meron na tayong 0.42. So nadagdagan, no, dati 0.30 lang tayo. Ngayon nasa 0.42 na tayo. Tapos yung last week naman natin, meron tayong makiklaim na 0.3, mga 305 yun eh, 0.305. So ito yung makiklaim natin diyan, 0.305 sa Wednesday to, so Wednesday. So tapos na tayo sa ating mga tasks, Atia, Classic and Origin. Saka thank you sa mga nagturo sa atin doon sa ano, ah, sa Origins, medyo nananalo tayo sa Origins ngayon. So, nakalimutan ko maglagay ng ano dyan, ng runes. So, for the past ilang weeks yun, no? Hirap na hirap ako sa Origins, pero ngayon okay na tayo dyan, guys. So, ayan na. Yan na yung ating ano, Daily Bounty Board. So, eto na. Puntahan na natin yung ating napaka-swerting ano, pangyayari. Puntahan muna natin dito sa Wild Forest, mga lords. Eto. Wild Forest. Ayan, no? Grabe, oh. So eto, kita nyo ba yung mga nakikita ko? So nagulat din ako dito kanina. Pagtingin ko dito sa Wild Forest, meron tayong na-claim or makiklaim na 2 basic pack, 4 na basic plus pack, and then 2 standard pack. Grabe yan mga lords. So yan no, kiklaim na natin to. So saan ko ba to nakuha? So ako, nag-join ako dun sa ano natin, dito sa Discord. So if you look at the Discord, dito, nag-join tayo dito sa creator program ng Wild Forest. So, content creator. So, naggumawa tayo ng mga videos, nakatapos tayo ng mga tasks dyan. Then, nag-ano tayo, nagpunta tayo sa ranking, napasok tayo sa leaderboard. So, nakapasok tayo sa leaderboard, kaya nagkaroon tayo nung reward. So, yan, dito, i-claim nyo lang to, click nyo lang to, sa talentum, ano yung leaderboard nyo. Then, yung rewards naman is makikita nyo naman dito yan sa inventory nyo. So, all rewards are already in your accounts and ready to be claimed. Ito na nga, kukolektahan na natin mga lords. Yan, ah. So, ang ganda nung ginagawa ngayon na, ano, na starting na strategy ng, ano, ng Wild Forest. Kasi, tinan mo, talagang nire-reward nila yung mga content creators, yung mga nagbibigay ng time, yung mga nag-allocate ng time, yung mga nagpupursigi na mas palawakin, mas pa, ano, mas pa pagandahin yung content ng Wild Forest. So, yun sila yung mga talagang nagpo-push eh. Yun sila yung magawa ng mga videos regarding Wild Forest. Sila yung mga naglalaro talaga. Puspusa na naglalaro ng Wild Forest. Para maipakita doon sa mas maraming tao kung gaano kaganda yung game. Okay? Tapos, sa mga gusto naman na magiging part nito for the content creator program and also magiging part ng KOL nila. What is KOL? So, Key Opinion Leaders to mga lods ha. Alam nyo naman yan. So, KOL. So, KOL round, meron kayong chance na magkaroon ng token. So, pag lumabas yung token, meron kayong allotted na token. And then, ang gagawin nyo lang is mag-apply kayo dito sa link na to. So, pag kinlik nyo yung link, mapupunta kayo dito sa... Ayan. Pag kinlik nyo yung link dito, mapupunta kayo dito sa Google Form. So, pipilapan nyo lang itong Google Form together with your Ronin address or Ronin wallet. Tapos, lagay nyo lang kung ano yung amount of investment you're interested in. Kasi meron ditong KOL round terms. So, sabi dito, yung token price mabibili mo sa halagang 0.04. Wala pa yan ha. Wala pa sa market yan. So, kung paano kung biglang pumaldo? Baga, sabihin na natin, hindi ko sinasabi na automatic $1 agad ha. Paano paglabas sa market, biglang pumaldo? Biglang pumalo ng $1 ang isang token. Hindi palto ka na kagad dito. So, kung meron lang talagang enough money, pwede mong i-ano dito eh, oh. Ilagay invest yung money mo dito kasi laki ng chance na pumaldo nitong game na to. So 0.04 lang mabibili mo yung token for the price of 0.04. Kahit na sabihin na nating mag-point ano lang yan, mag-point 1 lang yan, malaking bagay niya, malaking ano niyan, malaking pera niyan, malaki na yung kikitain mo diyan. Pero nakalagay 20% TGE 4 month luck plus 12 month vesting. So yun yung mangyayari doon. So kung ano ka diyan, invest ka diyan, nakalock yan for 4 months and may 12 month vesting yan. So parang konti-konti sa'yo ibibigay yan within the 12 month period. So dito, pag KOL ka, part ka ng KOL, syempre, alam naman natin kung ano yung mga gagawin dyan. So as part of the KOL, you will be asked
to promote the game. So part yan. So kung gusto nyong maging ano Paldoren dito sa Wild Forest, I suggest click nyo na to kasi ilan lang. So hindi naman lahat mabibigyan ng chance na maging ano maging partner ng Wild Forest. So spots are very limited, so we can't promise everyone will get one, sabi nga nun, no? But we'll do our best to include you. So yun yung sinasabi nila. So, syempre yung mga medyo kaya maglabas ng malalaking pera, baka sila yung mabigyan ng spot. Pero yung mga medyo alam natin na kapos sa ano, kapos sa pang ano, pang down, yun yung medyo baka may maano mawala ng slot. Pero syempre kung tiwala ka doon sa game, alam mo na maganda yung game, alam mo na nilalaro mo yung game, why not, 'di ba? Why not invest time and syempre additional ano diyan, parang maglalagay ka lang ng konti. So ang naisip ko diyan, so para mayroon tayong mailagay dito sa token, etong makukuha natin, guys. I'll sell some of this one, I'll open some of this. Pero yung ano diyan, syempre exciting din ako kasi ano ba yung laman nitong standard pack, 'di ba? Ano ba tong laman nitong basic plus? So ayun yung inisip ko ngayon. So kung kukumpitin ko kasi yung price nito, so labas na natin si mahiwagang calculator. So ayan, oh. So meron akong dalawang basic pack. Pag tinignan mo ngayon yung value ng basic pack sa ngayon na sa Mavis Market. So nakalagay dito Wild Forest basic pack na nasa 14 RON. So kung may dalawa ako niyan. So kung may dalawa akong basic pack, meron na ako 28. Pwede kong ibenta yan ng 28 or less para kung gusto ko mabilisan. So 28 RONin. Apat na basic plus. So may apat akong basic plus, meron akong 22 times 4, so 88. So, meron akong 88 Ronin kung may bebenta ko yan, plus 88. Plus, meron pa akong standard, ito. Ito medyo mahal to, $34 isa nito, yung standard. So dalawa niyan, so 68. So meron akong total of 184 Ronin. So kung titignan nyo, meron akong 184 Ronin ngayon. Pero hindi ko bebenta lahat yan, mga Lods, kasi excited din ako dun sa laman ng standard. Saka baka magbukas ako ng isang basic plus. So titignan ko lang, baka swerte kasi nararamdaman ko swerte ako ngayon eh. So titignan natin. So check natin to. Kung meron akong 184, grabe, 33k yan, no? Paldo yan, mga Lods. Kung ibebenta ko yan ng ano, straight talaga ngayon na 33k yan, mga Lods. Ang laking pera niyan. So hindi ko inaasahan yan. So sabi ko, uy, laki, 33k, grabe. Tapos may chance pang mag-increase yung value ng token. Sa ngayon, medyo baba ang ano eh. Baba, pula pa ngayon si ano ha. Hindi pa nagto 200 si Ronin. Pero all-time high ni Ronin, kung titignan nyo, nasa 250. What if mag 250 pa si Ronin, di mas lalaki pa yung pera natin. Pero hindi ko ngayon ibebenta lahat. So siguro sa akin, kinumbit ko na kanina. So ibebenta ko lang would be, para pinakamabilis niyan, bebenta ko yung dalawang basic. So yung dalawang basic, bebenta natin. This one, yung 14, dalawa. So 28. So benta ko siguro yan ng mga 25. Lugin-lugin, no? Mga sige, 24. Tipid, eh. 26, lugi naman tayo. 26, malaki ng tipid yun. 26. Tapos, dalawang basic plus ba yung bubuksan natin? Pwede, no? Dalawang basic, so plus 44. 70. Plus yung standard pack, siguro, benta ko na lang ng 30 na lang. Mura nun, ha? More, 34, sige sa 34. So, 104 yung pwede natin mabugbentahan. So, ngayon, yun yung 104, yun yung ibebenta ko. So, 104, pwede na, no? So meron akong 19,000 na pwedeng kitain dyan. Tapos meron ako yung 80. Laki din pala ng magagastos ko. Nanginayang bigla ako. 80 pala yun. 14,000 pala yun. Huwag na lang kaya. Benta ko na lang lahat. Nag-ready. 80k eh. 14k eh. Oh. Pera na to eh. Pang ano na to eh. Pang bigas na to eh. Pang pigasa na ni Mama O to eh. Oh. 14,000. Ano ba mga Lods? Bubuksan ko na ba to? Buksan ko na lahat to. Joke lang. Claim ko muna. Claim muna natin, mga Lods. Claim all muna natin. Yan. So, yan. Meron na tayo. Go to market na tayo. So, meron na tayong packs dito. Grabe na to, guys. Grabe na. So, yan. So, puntahan natin yung ating profile. Tingnan natin kung nandun na siya. Yan na. Tingnan natin. Abangan lang natin yan dito, mga Lods. So, dito yan. Mga pupunta yan sa ating profile.
So wait lang natin siya, nandito yan, lalabas yan. So meron tayong, ito meron tayong Apostles, may Tribester tayo, nakakuha tayo ng Tribester guys ha. Common na Tribester, nakakuha tayo dyan. Aperon, meron tayong isa. Lahat ito puro pre. Lahat yan puro pre mga lods. So check lang natin mamaya pag pumasok na dito ang ating reward mga lods. Ayun na! Eto na! So ang bilis no? So eto meron tayong, eto nga, sinasabi ko nga sa inyo, meron tayong dalawang basic. Bebenta natin to. So list natin. So dalawa yan eh. So list natin. So try natin i-list ng same price. 14, tingnan natin kung mabibili. So dalawa. Lagay natin dalawa. List natin for 14, ay bali 28. Pamalugi tayo. Baka sabihin niya buy one take one. 28 yan mga loads no. Pero marireceive lang natin is 25.90. Pwede na siguro no? Or discountan ba natin para mabilis? Discount. Sige, bigyan natin ng discount si tropa. Siguro mga 27. 8 point, dagdagan natin ng 0.40. Masyadong malaki, 0.20. Masyadong malaki, 0.10. 0.05. Yan, lagyan natin ng butal. Para kasi mabuo yung ano ko, marireceive ko is 25, di ba? 25.3. Ayun, sakto. Ayan. Ayan, okay na ako dyan. Walang butal. 25, Ronin, ang makukuha natin. So, confirm listing dun sa ano natin, ha. Ito yung dalawang basic pack. Tingnan natin kung mabibili ito ng mabilisan. So, pag nabili yan, 27. So, confirm listing. Abangan nyo na. Andyan na yan, mga load. So, discount na yan. Abangan nyo na. Kunin nyo na. Sa inyo na yan. So, yan. Okay na. So, yun. Created listing na tayo, mga loads. And, tingnan nga natin. Grabe, dami nagbebento. Uy, standard pack. Binibenta na lang ng... Ay, hindi. 34 pa rin. 34 pa rin naman. Tapos, basic pack. Binibenta ng 22. Okay. So, meron tayo dito. Dalawa. 27. Tapos, balik tayo doon sa ano natin. Balik tayo doon sa inventory natin. Balik tayo sa inventory, natutuwa ako dito. So, dalawang basic pack, binibenta natin. Eto, hindi, tatanong pa ako, papaalam pa ako kay mama ko kung dalawa ba o isa lang yung bubuksan natin na basic plus. Kasi ang inaabangan ko naman dyan, kasi nga nilalaro ko yung game. What if pakachamba ako ng ano ng Lord? So, may magagamit ako doon sa game or pwede kong ibenta ng mas mahal. Kasi kung titignan nyo kasi si... Hindi kasi naiintindihan ni mama ko eh. Ang iniisip niya kasi, pera na nga naman yan. Sabi niya, pera na yan ah. Oo nga, pera na nga naman talaga. Pero pag tinignan mo kasi, si Wild Forest Lords, kailangan natin mapaintindi kayo yung mauna. Pag nakakakuha tayo ng, ano, ng Wild Forest Lords, mas marami tayo makukuha. Kasi kung isang Wild Forest Lords, mama o, 281 na kagad. Diba? Pinaka ano lang, pinaka mura na yan, 200. Kahit benta ko na lang 250. O, diba? Pag nakachamba, kung makakachamba nga lang. Kaso nga lang maliit ang chance kasi dun sa standard packs. Pag walang lumabas na Lord, patay ako. Yun ang problema ko. So, yun ang ano natin. So, meron tayong dalawang basic pack. Ay, apat na basic plus eh. Dalawang, apat na basic plus tayo eh. So, inisip ko, nakakakaba pala to. Nakakakaba pala. Kung mabubuljak tayo ni mama. Oh, so, dalawa. O, magkano ang basic pack ulit? Anong basic pack? Punta tayo dun. Medyo nakakamba rin pala magbenta, no? Kala mo, totoong pera na talaga, eh, no? Ayan, no? So, basic pack is, basic plus is 22. So, pwede kong ibenta yung dalawa sa halagang 44. Or, bahala na. Tingnan natin kung magkano yung discount. Ito. So, benta natin yung dalawa. Or, syempre, pwede natin pabenta pa isa-isa. Baka kasi mahirapan yung bibili. So, mag-list tayo ng isa. Isa lang. List tayo ng 21. Mura eh. 21.5. 6. Gusto kasi walang butal yung ano eh. 21.65. 63. 62. Ayan. Gusto ko yung mga ganito. Yung mga tipong wala akong matiti. Yan no. Saktong 20. So 21.62. Isang piraso muna. Isang peraso, 21.62 kasi ang ano niya, floor price niya is 22. Bababaan natin ng konti. Ihatakin pa natin ng pababa. So, sige, confirm natin to. Isang basic pack sa 22. Abangan nyo na mga lods. So, discounted na to. So, confirm listing. Tapos, etong si si standard. Ay, standard. Tama, si standard.
benta ko yung isa. Gaya ng ano, gaya ng pagkasunduan. So benta ko to ng isa, yung 34. So list natin to. Alam ko marami nag-aabang sa inyo nito, kaya kunin niyo na. Kasi baka makuha pa na iba to. Mga nag-aabang diyan, mga lods, so kunin niyo na to. Nako, sayang naman to. Laki na ng tipid niyo dito, mga lods. 53. 54. Eh, mahal. 55 na nga. Yan, 55. Eh, hindi. Masyadong ano eh. May 0.03. Yung may 0.03. 51. Yan, ganyan lang. Mga ganyan lang. Para gusto ko sakto lang mabigay sa akin. So, 33.51. Grabe yan na tipid nyo dyan, mga lods. Oh. Ang laki na ng tipid nyo. Tipid kayo ng 0.49. Oh, magkano rin yung discount nyo sa akin? 0.49. Oh, 89 pesos. Saan kayo nakakita ng ganyan? 89 pesos, confirm natin yung isa lang. Isa lang ha, baka dalawa yung mangyari ha. Baka makakarma tayo ng mabilis na karma yun ha. Dalawa pala na benta kong standard, salagang 31. Okay, o yan na, ganun lang. So pag nabenta, di nabenta, pag ano, okay lang. Babaan pa natin kung gusto natin, kung gusto natin mabilisan, di ba? Okay, so yan, okay na, nabenta ko na. Yung dalawa, pero sabi ko nga sa inyo, bubuksan ko, or nag-iisip pa ako eh. Medyo, ano eh, sabi ko, 18,000 na rin yun. Kung mabenta ko man yan, mabilisan. Pera na, mga lods, eh. Baka maging bato pa, eh. So, gagawin ko, piperahin ba natin to? O ano yun natin? Kasi malaki na yan, no? Sa akin, malaki na yan. Para sa akin, malaki na yan. Siguro sa iba, barya lang yan. Pero sa akin, malaking pera na yan. So, eto naman, nag-join naman tayo dito sa KOL. Ang inisip ko kasi, kung ibebenta ko yan, mabebenta ko, pwede ako mag-invest dito ng ample amount, yung kaya ko lang sigurong invest. Tapos, yun, makakabili tayo ng token. Doon tayo mag-ano sa token. Tapos kung sakali naman, lalaroin pa rin naman natin si syempre, lalaroin pa rin natin si Wild Forest. Eh, no, nalo na yan. May arcade mode na to. Tapos, available na yan sa PC and Mac. Tapos, ito, may mga game updates pa to, mga lods. So, saan pa kayo? Diba? Saan pa kayo? May arcade na. May mga nadadagdag, guys, eh. So, I think this will be, ano, the next ano number one na game sa Ronin sa tingin ko tong Wild Forest. Ang ganda nung ano, ang ganda ng promotion ng Wild Forest. May KOL sila, sila lang nakita ko na may KOL. Sila lang nakita ko na gumawa ng maganda talaga yung pagka-establish nila nung ano tawag dito, nung kanilang content creator, grabe. So, ang ganda talaga nung pagka-establish nila ng content creator program. Ang daming nag-participate doon. Ang daming pumaldo. Tapos, 'di ba, nagkaroon sila ng minting, 'di ba, ng Wild Forest minting. Ang daming ano, ang daming kumuha ng mga ano, packs doon, daming nag-open ng mga packs. So sa atin naman, sa akin malaking pera na kasi 'yun eh. Kaya inisip ko ibebenta ko na eh kasi 'di ba, parang wala nang sisihan, kumbaga parang ano na 'yun eh. Gift na sa atin 'yung blessing na sa atin 'yun. So i-keep natin 'yun as that. So, inisip ko yan. Pero pag nabenta, di ba, mabilis. Ibenta natin yung the rest. Pag nabenta ng mabilisan, ito na lang siguro, kung tumagal yun doon ng isang linggo, tas di talaga nabenta sa open natin. Pero pag nabenta yun, within 1 week, na discounted price, pera na yun, mga lods. Ganun gagawin ko dyan. Hintayin ko na lang ng isang linggo. Pag isang linggo, nandun pa rin siya, nakatenga, mama ko, sabihin ko, panis na. So, ano na lang, open na, buksan na natin to. Ganun na mangyayari. Okay ba? So, ganun ang gagawin ko dyan, ha? So, yan yung Wild Forest. Grabe. Grabe. Thank you, Wild Forest. Thank you sa, ano, thank you sa mga nag-manage ng content creator. Very successful and ang dami talagang kumaldo dyan sa Wild Forest. So, antayin natin yung, ano, yung release ng token nito. O, yung mga gustong magkaroon o pumaldo rin sa Wild Forest, pwede kayong mag-join doon sa KOL program nila. Pwede kayong makabili ng discounted na price ng kanilang token at 0.045 mga lods. O, alam nila yung tokenomics, alam nila kung paano palaguin yung ano nila. Yung tokens, paano manghatak ng mga players, alam nila kung paano gawin yun. So, yun yung maganda. So, sasabay ito eh. Magsasabay ito, Wild Forest, saka yung Ragnarok. Abangan natin yung dalawa na yan. So, maraming ano yan. Maganda promotion ng Ragnarok. Maganda rin promotion ng Wild Forest. Nauna lang ng konti si Wild Forest, pero tignan natin kung sino yung talagang ano, papaldo at sa masa. Wild Forest or pwedeng pareha sila, di ba? So, yan yung abangan natin. So, eto. Thank you. And, puntahan naman natin yung isa nating game. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan. Dito tayo nagsimula. So, puntahan natin to. Dito tayo nagsimula sa ating
pixels. Grabe, no? So, overwhelm. Hindi ko naasahan yung blessing na yun kasi inisip ko, ang daming magagaling na content creator talaga doon sa World Forest. Sabi ko, baka hindi na ako makakuha ng reward. So, sabi ko, okay na ako doon sa una ko nakuha. Blessed na ako doon kasi meron silang binigay na una sa akin, yung basic pack. Natuwa na ako doon. Tapos sabi ko, yun na yun eh. Kasi hindi naman ako yung top 10 eh. Hindi naman ako pasok sa top 10. So sabi ko baka wala na akong makuhang rewards. Pero hindi, may pa-surprise, 'di ba? May pa-surprise sila. So yun yung nakakatuwa doon kasi something na hindi mo na-expect tapos biglang meron pa pala. So yun lang, nagulat lang ako kaya sabi ko, uy, sakto. Yun yung mga blessing na hindi inaasahan, mga lods. So kaya inisip ko, pag nabenta yan na mabilisan, sakto na yan, pera na yan, 'di ba? Tapos join na lang tayo doon sa KOL para makapag-invest tayo ng money doon sa KOL. Matulungan din natin siyempre si Wild Forest. Maibalik natin sa kanila yung binigay niyang blessing sa atin. So tutulungan ko sila. Meron tayo dito sa YouTube, meron tayo sa Facebook. Ilalive natin yung mga games nila tapos ipopromote natin yung games ng Wild Forest. Right? So yan, sa mga tropa natin, mga kapambas natin, alayayin natin maglaro nitong Wild Forest. So lahat actually ng game ng Ronin, sinusuportahan natin. Kung titignan nyo ngayon yung Ronin, pag pumunta kayo doon sa games ng Ronin, halos lahat ng to, may chance pumaldo. Lahat ng yan. So pag tinignan nyo yan, lagi ko yan pinapromote dun sa natin, sa page natin. Itong lahat ng game na to nilalaro ko, sinasabi ko sa kanila. Wala lang ako nitong homeland. Kung may magbibigay sa akin ng, paano naman, may magpagamit ng land, pwede rin naman. Pwedeng mag-rent ng land ng Axie. Pwede kong i-live yan. Pero wala kasi ako niyan, kaya ito lang. Dito lang tayo sa Origin, dito lang tayo sa Classic, tapos we play Aperon, yung Wild Forest, and then ito, yung Keeper of Secrets, yung Tribester, meron tayo niyan, nilalaro ko yan. So dito, naka-receive tayo ng NFT, nilalaro natin. This one, meron tayong NFT na Apostle, so nilalaro natin yan. And yun nga, sali tayo doon sa content creator ng Wild Forest. Kaya, syempre, todo tayo supporta doon. Then, Axie, meron tayo. So, we're playing both games para doon sa Daily Bounty Board Extra Rise ng Axie Infinity. Alright? So, yan yung mga aabangan natin. May madadagdag pa dyan. So, pop and go. Hindi ko pa natatry ito. Tapos, may madadagdag pa. Largest IP. Pagdating sa gaming, yung Ragnarok, abangan nyo dito yan. Papupunta yan dito. At baka madagdagan pa ng mga additional na games na kaabang-abang. Ito pa yung isa, ang inaabangan natin sa Pixels. Lahat ng games ngayon, napaka. Kasi, one of the main tokens pagdating sa, yung mga main tokens talaga, Ethereum, na-launch na yung ETF. So, si Ethereum is mother of all altcoins. Alam nyo naman yun, di ba? So, alam nyo naman na si Ethereum, pag nag-pump, siyempre, yung mga anak niya, hindi niya makakalimutan. Lahat ng mga altcoins, dadamay na niyan. So, antayin niyo na lang din. Pag nag-pump talaga si Ethereum, nag-all-time high. Sigurado yung mga altcoins, yung mga favorite na altcoins, yung ating mga whales, makikinabang. So, lahat to, backbone nito is Ethereum. So, proof of stake, yan yung mga yan. So, proof of stake, yan yung mga natin. So, ito, APRS. Nauna na nga to, APRS. So, yan, inaabangan din natin yung major launch ng APRS. Alam naman natin na nag-all-time high na tong APRS. Tapos, ngayon, medyo bumabawi siya. Nasa 40 pesos. Pixels, nag-pump ng konti. Sana magtuloy-tuloy, 24.45. Abang din tayo dyan. Yung Ronin, medyo bumaba siya ngayon sa 24 hours. Pero yung 30 day niya, 10% yung tinaas niya. So, goods pa rin yan. So, pwede mag 200 to si Ronin. Balik sa 200. AXS, na yun na. Na-meet niya na yung 400. Hopefully, pwede pa. Bumalik dun sa dati niyang presyo, di ba? Yun yung all-time high yung inaabangan natin for AXS. And then, si SHIB, meron tayo niyan. 0.0015. Ako, malapit na. 2.0 na lang. Sana, pumalo dito ng 50 centavos. Papaldo tayo dyan, mga lods. Pag pumalo na yan, 50 centavos. XRP, 30 pesos. Sana mag 50 pesos, okay na ako dito. Then, yung ating Ethereum na patuloy sa pag-angat, 17%. Grabe na to. Sana, pero malapit na to. Malapit na itong malapit na itong mahinog. Malapit na itong mag-all-time high. Pwedeng hindi pa ngayon. Pwedeng June, July, August. Palampasin niya muna yan. Pagdating ng bear months, kundi man ngayong May, June, July, sigurado to pagdating ng bear months. Once na naluklok na yung bagong presidente ng US, malamang papaldo na to. Kundi man ngayon, ha, may potential siya na ngayon, pero
mas malaki yung possibility na after ng election ng US to papalto talaga ng sagat. Hindi pa siya tradable. So hihintay pa sila ng ilang buwan bago mag-materialize yun, yung ETF na approval. Si Bitcoin naman, alam naman natin na na-meet niya na yung all-time high niya. Yung next all-time high yung inaabangan ni Bitcoin. Kaya medyo ano si Bitcoin, no? Although mataas ang palo ni ano, mataas ang palo ni Ethereum because of the ETF approval, si Bitcoin medyo naiwan, 8.2 versus 17, double yung in-increase ni Ethereum sa 30 days. Pero yun nga, aabangan din natin kasi sabi nga natin, baka hindi pa itong May. Baka not this month. Kasi after nitong May, last week, last chance, yung ano na to eh. Kasi kung walang mangyayari ngayon na all-time high for Bitcoin ngayong week na to, ngayong week ah, hanggang 31, yung palugit niyan. Comes June, pagdating ng June, wala na eh. Bakasyon na yung mga ano eh. Bakasyon na yung mga taga-US eh. So itong Bitcoin, medyo delikado. 3.9, okay. Pero kung hindi ito papalo within this week, hindi yan mag-all-time, kung hindi niya kakayanin yung all-time high niya, malamang to sa ano na to, sa Burmans na to, hahabol. After, within the election period or after the election to mag-aano. So, yun yung aabangan natin dyan. Kaya yung mga may pera, pwede pang mag-bodega, pwede pang mag-ano ngayon, no? Pwede pang humabol, di ba? Hanggat nandyan pa siya sa level na yan. Kasi once na pumaldo na to doon, pumalo na to doon sa next all-time high niya, mahirapan na tayo makabili ng Bitcoin kasi baka mag-double na yung price nito. So kung nasa 4 million to ngayon, baka mag 8 million na to after ng election ng ano ang US. So very ano, very bullish even yung mga candidates. Parang nagkakaroon na ng ano ng change sa mindset nila eh. Parang mas medyo ina-accept na nila yung crypto pagdating sa US kasi ayaw nila mapag-iwanan, ayaw nila na sa ibang country mag-flourish yung crypto. So what eh, kasi meron na sa Hong Kong, meron na sa Europe. Paano kung isipin ng mga crypto doon na lang kami kasi ayaw naman kami dito sa US, 'di ba? Maiiwan si ano si US and ayaw ni US na mangyari 'yon. Gusto nila sila pa rin yung maging hub pagdating sa mga gantong innovation. So sila gusto nila laging sila yung number one pagdating sa mga ganyan. So sila yung laging first pagdating sa mga gantong innovation. All right? So 'yan yung nakikita natin na pwedeng mangyari. Hopefully sana ako personally gusto ko talaga ngayong linggo na mangyari. Alright, so yun yung mga update natin sa mga tokens and all the games that we're playing. Thank you and God bless everyone.